Dalawang beses sa isang araw na lang kumakain ng minimum wage earner na si RJ para makatipid. Ito'y kahit mabigat ang trabaho niya sa pagpipinta ng mga bahay at gusali. Ang hirap ko talaga budgetin ngayon ng pera. Kahit yung 1,000, kala mo 100 na lang eh. Kasi sobrang mahal ng bilihin. Nasa 50 hanggang 70 pesos ang binabudget niya sa almusal. At madalas, hindi na nagtatanghalian. Kahit nagtitipid sa kinakain, sa pagkain pa din napupunta ang halos kalahati ng kanyang kita. Walang natitira sa sahod niya dahil nagpapadala din siya ng pera sa misis niyang buntis. Tapos minsan din na nagbe-break time. Gawa ng binabudget lang yun din yung pera. Sobra, damang-dama talaga din namin. Lalo yung mga ngayon, yung ingredients, nagmamahal talaga. Ang tinutukoy niyang sangkap, ang sibuyas at asukal. Sa mga palengke sa Metro Manila, may mabibili ng malalaking sibuyas na halos kasing laki ng kabao. Babala ng DA, smuggled ang mga ito. According to the Bureau of Plant Industry, wala pang dumadating kasi sa first border control, wala pang nireport may dumating. Pangalawa, wala pang distribution plan kung dumating man din. So definitely kung titingnan mo, these are smuggled. Ngayong linggo inaasahan na papasok na ang mga unang batch ng lehitimong inangkat na sibuyas. Bukod sa sibuyas, isa pang issue na binabantayan ng Department of Agriculture ang asukal. Naghahanda na ang Sugar Regulatory Administration na mag-angkat ng nasa 450,000 metric tons ng asukal. Kahit kasi mataas ang local production ngayong milling season, hindi pa din anila ito sasapat sa pangangailangan ng bansa ngayong taon. Taon-taon naman nag-aangkat ng asukal ang bansa. Ang kaibahan ngayong taon, gusto nila na magkaroon ng buffer stock na sapat sa dalawang buwan. If we base it on a month-to-month comparison, talagang ahead tayo ngayon compared to last year. However, yung final production surveys and final production projections po, we feel we will be at around 1.8 million more or less. So we might be ahead now, but come end of milling, kapos pa rin tayo. Agad papasok ang bahagi ng aangkating asukal para maibenta. Inaasahang mas mapapababa pa nito ang presyo ng asukal sa mga palengke na umaabot pa din ngayon sa 110 piso kada kilo. There is a suggestion po to make it part industrial, part retail. There are also suggestions to make it open to everybody na lang. Wala nang actual percentages. They want to temper the retail prices. Ayon sa SRA, may mga bagay na nakakaapekto sa local production ng asukal. Kasama na ang climate change, mahal na presyo ng fertilizer at langis, at maging ang pagsasara ng isang sugar milling company sa Batangas. Samantala, isa sa ilalim na sa testing ang mga ipinuslit na asukal na nasa bat noong 1 linggo. Kung papasa, sisimula na itong ibenta sa Kadiwa. Ayon sa DA, susundin ang 70 pesos SRP sa pagbebenta ng smuggled na asukal. Jervis Manahan, ABS-CBN News.